hopefully, pagbalik mo, mas lalong magiging magandang trabaho mo doon. Mag-ingat ka, tapos tawagan mo kami sa Buhay OFW, ha? Ah, sige, Charito. See you. Sige, ingat ka, thank ha? You very much. Bye-bye. Nurse, teacher, engineer, domestic helper, entertainer, doctor, seaman, factory worker, at iba pa. Kakibat sa magandang trabaho ay ang hirap, saya at lungkot, dala ng paglayo sa ating pamilya. Nararapat lamang na sila ay ating bigyang pugay. Kaya kahit saan man kayo naroroon, Amerika, Europa, Taiwan, Japan, Middle East, Singapore, Hong Kong at buong mundo, itong programang ito ay para sa inyo. Ang Buhay OFW ang magsisilbing kapatid ninyo sa telebisyon para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang buong isang oras na ito ay para sa inyo. Para sa ating unang pagtatanghal, makakapanayam natin ang kinatawan ng dalawang importanteng ahensya na may kinalaman sa ating mga OFWs, ang POEA at ang OWWA. Ipakikilala din natin sa inyo ang Bagong Bayani Foundation at ang kapatid natin na OFW na pinarangalan nito. Kikilalanin din natin ang isa sa mga haligi sa manpower industry ng ating bansa. At marami pang impormasyon at kwento na kapupulutan ninyo ng inspirasyon. Kaya samahan nyo kami sa isang oras na kwentong Pinoy abroad at bayaning Pilipino. Ito ang Buhay OFW. Tinatayang 8.6 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Sila ang ating mga OFWs o ang Overseas Filipino Workers. Taon-taon, parami ng parami ang mga Pilipino na umaalis sa bansa, iniiwan ang pamilya at sumusugal sa kahit anong trabaho sa malayong lugar. Ang pagdedesisyon para magtrabaho sa isang lugar ay napakahirap. Ito ay isang sakripisyong ginagawa ng libo-libo nating mga kababayan upang matulungan nila ang kanilang pamilya. Ang pakikipagsapalaran sa abroad ay may kaakibat na iba't ibang problema. Ang pagbiyahe pa lang sa isang lugar na hindi mo kailanman nararating ay isa ng pagsubok. Ang paninibago sa paligid, hirap ng trabaho, pagkakaiba ng kultura ay ilan lamang sa mga pagsubok na kanilang hinaharap, bukod pa sa lungkot at pangungulila na kanilang nilalabanan. Maliban sa stress at kalungkutan, marami sa ating mga OFWs ang nakararanas ng kakaibang hirap, pananakit, exploitation, mga maling paratang at kadalasan diskriminasyon. Hindi na maaaring magkaroon pa ng isang floor kontemplasyon, sarap, balabagan at kahalintulad ng tatlo nating kababayan na pinatawan ng sentensyang kamatayan sa China. Kaya inihahatid namin sa inyo ang Heroes Helpline para mabigyang puwang ang mga hinaing, issue at tagumpay ng ating mga kababayan sa abroad.
pagkakataong ito ay makakausap natin ang administrador ng POEA na walang iba kundi ang ating kapatid na si kapatid Carlos Cao Jr. Administrator, kamusta po kayo at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, kapatid Marisa. Yes, kapatid Carlos, alam at sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay sa iyong programa, Buhay OFW. Ayan, alam mo ba kapatid Carlos, naliligayahan kami dahil ngayon ay tunay na maibibigay na natin sa mga kapatid natin nanonood ngayong gabi kung ano talaga ang nangyayari dito sa POEA. Pwede bang malaman, kapatid Carlos, ano ba talaga ang mandato ng POEA? Ang POEA ano, na ngayon ay gusto nating tawagin na new POEA. Ano? Correct. Mm-hmm. O bagong POEA. Ano? Mm-hmm. Ang mandato namin sa ilalim ng batas na siyang naglunsad nitong Philippine Overseas Employment Administration, apat ang main core functions, mm-hmm, o four core functions ng Philippine Overseas Employment Administration. Yung number one, yung tinatawag na industry regulation. Ibig sabihin ng industry regulation, meron kasing sa ngayon ay 1,257, mm-hmm, na mga private recruitment agencies. Ano? Sila ang bumabalikat kung paano mag-recruit ng ating mga kababayan. Ito yung mga lehitimo. Yes. Ito yung mga dumaan sa proseso ng pagrehistro, mm-hmm, sa POEA. Mm-hmm. At siya ng aming nire-regulate. Ano? Mm-hmm. Kapag sila ay gumawa ng mga hindi ayon sa batas, eh siyempre nananagot sila. Ano? Okay. Pero marami naman sa kanila, an overwhelming majority ay maayos na mga pribadong recruitment agency. Ano? Kailangan binabantayan ng ating mga kababayan, ano? Uh-huh. Sa website ng POEA, www.poea.gov.ph. Ano? Okay. So babantayan nila yan. Uh-huh. At tumingin din sila sa dyaryo. Bagamat yung dyaryo, hindi kasing real-time nung website. Website. Pero nandyan din, ano, mm-hmm, ang listahan ng mga ahensya, mm-hmm, yung mga lehitimo, yung mga rehistrado, yung good standing, mm-hmm, at nandyan din yung mga kanselado, mm-hmm, o suspendido ang mga lisensya. Maganda, guided ang ating mga kapatid, di ba? Oo. Mm-hmm. So, kapatid Marisa, yan ang pangunahin, ano, mm-hmm, industry regulation. Opo. Ang pangalawa? Ang pangalawa naman ay employment facilitation. Employment facilitation. Ano naman po ang ito? Ang ibig sabihin yan, eh, marami tayong mga kababayan na nangangarap magtrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. Eh katunayan nga, napakarami natin mga kababayan ngayon, okay, na nasa ibang bansa. Mahigit, mm-hmm, na 200 bansa ang, mm-hmm, kinaroroonan ng ating mga overseas Filipino workers at saka mga overseas Filipinos. Ginagabayan natin ang ating mga kababayan upang maging maingat, ano, na at alisto sila, mm-hmm, sa kanilang pag-apply, yeah, na makapagtrabaho sa ibang bansa. Tinutulungan sila ng ating pamahalaan sa pamagitan ng mga private recruitment agencies. Tatlong paraan kasi, ano, ang umiiral ngayon kung paano ang isang Pilipino ay makakapagtrabaho sa ibang bansa, ano. Una, sa pamagitan ng mga private recruitment agencies, ano. Meron din namang tinatawag na government to government naman. Meron tayong bilateral agreement or arrangement sa kapwa bansa natin. Ang pangatlo naman ang tinatawag nating direct hiring or name hire. Yung sumunod naman yan, yung pangatlo ay workers protection. Workers protection. Pangatlong protection. Core function. Nung araw kasi, wala pa yung OWWA. Uh-huh. Yung Overseas Workers Welfare Administration. Uh-huh. Kumbagay, kakambalito ng ano eh. Uh-huh. Kakambalito ng POEA. Eh. Correct. Uh-huh. Under kami ng DOLE, uh-huh, sa pamamahala ni Secretary Rosalinda Baldos. At nandito ang POEA. Kami ang nagpa-process, ano, ng mga papeles. Uh-huh. At pagka nakaalis na, nasa ibang bansa na, sila naman ang pananagutan naman sila at kinakalinga ng OWWA. Kaya nga pangalan niyan eh, Overseas Workers Welfare Administration. Kapag nagkaroon ng problema doon, na distress halimbawa, minsan eh naabuso, na naging runaway, ganyan, o nagkaroon ano ba pang problema, eh, ang OWWA ang nangangasiwa sa kanila. Kasi welfare yan eh. Ngayon po yung pang-apat na core value at ang pang-apat na core function, eh, yung ano, yung administrative. Management, and support services. Yan dyan pumapasok. Sa tingin niyo po ba, yung budget ngayon ng ating POEA, ito ba ay nakakasapat
sa pangangailangan ninyo, sa mga functions, sa mga proyekto ninyo dito sa POEA? Ang kalagayan kasi namin dito ganito, ano, yung mga filing fees na kinokolekta ng POEA, hindi yan napupunta sa POEA. Diretso yan sa National Treasury. Okay. Ang average niyan eh, kung di ako nagkakamali, ano, ay nasa mga 350 million. A month. Budget namin itong taong ito, 311 million. Kaya ang isang pangunahing proyekto ko rito, pag-upo ko, sabi ko, pag-aralan na natin ang full automation, full integration ng mga databases. May database kasi kami. Halimbawa, yung submission ng mga application sa pamagitan ng mga private recruitment agencies, yan ay online yan. Online. Ang tawag namin yan, e-submit yung financial systems namin dito. May mga programs din yan. Ano? Kaya lang kailangan ma-integrate. Para talagang real-time ang lahat. Tama. At saka para magkaroon kami ng connectivity sa ibang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman din sa migration. Tama. Kailangan may connectivity kami sa Bureau of Immigration. Yan ang importante kasi sa mga empleyado yan. NBI, lahat ng mga different agencies na konektado. Dapat meron kami connectivity yan. Sa DFA. Ano? Yan, eh. Actually, merong mandate under the law na kinakailangan meron kaming shared management information system on migration. On migration. Nagutos ng ating Pangulong Noynoy Aquino. Pangulong Pinoy. Kasi ang gusto niya, ibang protection and welfare ng ating mga OWWA. Dapat lang kasi sila yung ating modern day heroes. Modern day heroes yan. Sinasabi nating tagapagsalba ng ating ekonomiya at sila yung tunay na bayani. Meron na kaming tinatawag na OFW mapping. Bawat bansa yan, meron. Ha? Ano yung mga na-deploy nung mga nagdaan taon? Ilang na-deploy ngayon, halimbawa? Nasaan sila? Kaya nung nag-contingency planning kami sa Malacanang at saka sa DFA, naibibigay namin yan. Ilan ba talaga ang mga overseas Filipino workers natin na nagtatrabaho sa abroad, yung latest data natin? Oo. As of December 2009, ang stock combined estimates, ano, ng tatlong ahensyang yan ay 8,579,378. Oo. Magkasama na rin yung overseas Filipino workers, na yung mga contract workers, nandiyan na rin yung overseas Filipinos. Yung kapatid, mga nalinirahan doon. Kapatid Marisa, ano, na nakapag-abroad, nagtrabaho doon, naging permanent residence na ron. Pero ito, kapatid Marisa, noong nakarang taong 2010, ang nadagdag na na-deploy ng POEA based sa records ng POEA ay 1,470,826 ang pinadala nila noong nakarang taon, 2010. Magkano? 2010? 18.8 billion US dollars. 18.8 billion US dollars. Remittance siya. Grabe. Yan ay katumbas ng 10% ng gross domestic product. Mas malaki pa yan kaysa sa investment direct foreign investments na pumasok sa Pilipinas. Bagamat ang direct foreign investments yan, pinagsusumikapan ng ating pamahalan, lalo po lumaki yan. Pero, batay sa statistical figures, mas malaki pa nga yung 18.8 billion. Kaya paano natin hindi bibigyan ng talagang beneficyo, talagang gagawin natin maging maganda ang pag-aasikaso sa mga OFW sa ating mga minamahal natin, na sila talaga ang bumubuhay sa ekonomiya natin. Ay, dumaan ang dilubyo ng world economic world recession. Recession. Hindi tayo naapektuhan. Kasi nga, dahil sa malaking tulong ating mga kababayang OFWs. Naniniwala tayo na lahat ng pinagdaraan ng hirap ng mga kapatid nating OFWs, ang nagiging konsuelo na lamang nila ay yung kinikita nila na pinadadala sa mga kapatid nila dito, sa kanilang mga pamilya, at nakakapagtapos ng pag-aaral, nakakabili ng mga bahay. Ang dami ng komunidad, ang OFWs. Talaga, meron naman talagang pagunlad. Kaya lang, ang nagiging problema nga lang yun, yung physical separation. Yung sacrifice, palukutan nila, yung paghahanap nila na magkakasama sila. Kailangan talaga magsakripisyo kung gusto mong guminhawa ang buhay mo. Maraming salamat, kapatid Carlos, at maraming pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na Buhay OFW pamilya natin, di ba? Sa Buhay OFW po, kayo po ang bida, kayo ang tunay na bayani ng ating bansa, kayo po ang tunay na kapatid natin. Kapatid Carlos, maraming salamat sa iyo, at sana ay mas humaba pa ang buhay mo at nang makatulong ka pa sa nakararami nating mga kapatid. Amen. Maraming salamat, kapatid Marisa. Maraming pong salamat. God bless our OFWs. God bless the OFWs, ang bayani ng ating bansa. Maraming pong salamat. Magbabalik po ang Buhay OFW. Doon sa unang biyahe pa lang, ay sinabing palad na maglubog yung aming barko.
organisasyon ang naitatag para magbigay papuri sa ating mga OFWs. Isa na rito ang Bayani Foundation Inc. na buo noong 1984. Ang Bayani Foundation ay nagbibigay parangal sa mga natatanging OFW na nagbibigay karangalan sa ating bansa. Kung may Oscars ang Hollywood at FAMAS ang pelikulang Pilipino, meron namang bagong Bayani Awards para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang bagong Bayani Awards ang pinakamataas na karangalang iginagawad sa ating mga modern-day heroes na nagpamalas ng mga katangian na maipagmamalaki natin sa buong mundo. Ang bagong Bayani Awards ay proyekto ng Bagong Bayani Foundation Inc. Yan po ay private organization, non-government po. Pinamumunuan niya ni the late Captain Gregorio Oca for the seafarers. Pagkatapos, lahat po yan land-based. Yung ating mga entertainers, yung ating mga construction workers, lahat yun. Taong 1975 na malikha ni Ramon Alfonso A. Fuentes ang pangalang Bagong Bayani. Ibinigay niya ito sa Philippine Overseas Employment Agency para gamiting kataga sa ating mga OFW. Taong 1985 naman ang nabuo ang Bagong Bayani Foundation. Ang layunin niya, unang-una ay parangalan. Parangalan ang ating mga bayani. At dahil sa kanilang sakripisyo, sa kanilang hirap, sa kanilang pagmamahal sa pamilya. Pangalawa, pagandahin pa nyo kayo ng trabaho upang sa ganun, magustuhan sila ng kanilang mga employers, tuloy-tuloy yung trabaho. Pangatlo naman, siyempre, titignan natin yung kapakanan ng ating mga OFW. Simula noong 1989, ang Bagong Bayani Foundation sa pakikipagtulungan sa POEA at OWWA ay nakapagbigay na ng karangalan sa 142 deserving OFWs. Lima na po ang categories natin sa mga awards. Unang-una is Bagong Bayani Award for Outstanding Employee. So, ibig sabihin, empleyado ka, magaling yung ginagawa mo sa opisina mo, maganda yung may mga citation ka galing sa office for your good job and your outstanding activities as an employee. Meron din po tayong award for community and social service. Ito naman po, makikita nyo, marami tayong mga kababayan sa labas na talaga nangunguna, di ba? Pupulong-pulungin yung mga kababayan doon. O sige, mag-fellowship tayo. Ano ba gagawin? Or pag mayroong nagkaroon ng sakuna, nagkaroon ng aksidente, nagpo-form ka agad, tapos tulong. Meron din tayong culture and arts. Dati nung kasama yung mga entertainers, marami po niyan. Kasi yung mga singers natin, yung mga cultural shows natin, kasama po sila dyan. Ang pinakamataas ay ang Bayani F. Ople Award para sa natatanging bayani. Ngayong taon po, dinagdag natin dahil pag nung yumaon na si Captain Oca last year, nagkaroon po ng resolution ng board na magkaroon ng Captain Gregorio S. Oca Award. Ito naman para sa mga seafarers na ginawa yung katulad na ginagawa ni Cap na tumulong sa mga seafarers, looked after the welfare of the families. Ang Bagong Bayani Awards ay ginaganap sa Malacanang every 2 years at walang iba kundi ang presidente ng ating bansa ang personal na nagbibigay ng parangal. Isa sa mga pinarangalan ng Bagong Bayani Awards noong taong 2009 ay ang Filipino crew ng MV Asia Bridge na pinangungunahan ni Captain Maximo 20. Ito ay nagbigay ibayo pa sa aming pagpupunyagi upang nang sa ganoon ay mapag-igi pa namin ang aming pagsisilbi sa pagsakay sa barko. At in my case, kasi ako madalas ay nagre-relieve sa mga barko ng operated and owned by Baliwag Navigation. At doon ko nabibigyang diin ang pagtuturo pa sa kanila ng tamang mga pamamaraan upang maging isang matagumpay na opisyal ng barko
at marating nila yung doon sa mga engineers na gusto maging chief engineer at doon sa katulad ko naman na sa taga-deck na maging kapitan. Kasi kung hindi bibigyan ng inspirasyon ang mga batang ito, especially yung mga apprentice mates, apprentice engineers, hindi nila mawawalan sila ng guide upang nasa ganoon ay maging magaling at sila ay maging kapaki-pakinabang na mga chief engineers at maging huwaran ng mga bagong marino. 1971, nung unang sumampa ng barko si Captain 20. 40 years na siyang seaman. Tubong Batangas si Captain 20, kaya bata pa lamang siya, ay pagbabarko na ang kanyang napiling profesyon. Malapit kami sa dagat, so kaya yung buhay dagat parang gusto kong magkaroon pa ng mas makahulugan sa magiging buhay ko. So, nung malaman ko na mayroon palang ganitong course, so ito na yung aking kinuha rin. Graduate ng Associate in Nautical Science si Captain 20. At sa kanyang pangalawang pagsakay pa lamang, ay nakaranas siya ng isang pangyayaring hinding-hindi niya malilimutan. Doon sa unang biyahe pa lang, ay sinabing palad na maglubog yung aming barko. Yun ang MV Yakal. Halos 20 hours akong nasa tubig. At noong ang nakakatuwa, noong kami makalubog na, kasama ko yung chief engineer. Nakuha kami ng ibang barko at nagpadala ng mensahe yung chief engineer doon sa kapitan na sinasabing, "Thanks God, 20 and I survived." So, ang akala sa opisina namin ay 21 yung barko, yung mga nakaligtas na tripulante. So, kami lang dalawa. Kaya sa record nila, ang dami kaagad na na-survive. Actually, out of 41, 13 lucky survivors lang kami. Hindi naging dahilan ang pangyayaring ito para panghinaan ng loob si Captain 20. At ngayon, matapos ang halos 4 na dekada, ay nagkaroon siya ng pagkakataong tumulong sa kapwa niya, marino. Yung barko na yon ay galing dito sa south part of the Philippines. And then, papunta ng Vasco Batanes. Nakadinig kami sa VHF ng isang barko na nagsasabi na may isang barko na halos malapit ng lumubog at sila ay nag-aantabay. So, nung malaman namin yon, tinawag kaagad ako sa bridge at walang ikangay. Sinayang kami mga sandali at tinungo namin yung lugar ng barkong nangangailangan ng tulong. Kaya nung oras din yun, sa kagustuhan lang namin makapag-save, ay umikot-ikot din kami kasama ng ibang mga barko. At nung umaga, siguro mga 4 yung nakalutang noon, pero may iba ring barkong sumagip. Dahil sa buo ang loob at bilis ng pag-iisip, isa lang sa 20 sakay ng LCT Mark Jason 1 ang nasawi. Ito ang magiging daan para ipagkaloob ang bagong Bayani Award on Community and Social Services sa Filipino Crew ng MV Asia Bridge na pinangungunahan ni Captain Maximo 20. Doon sa mga future Marine officers, kailangan nila lang yung talagang dedication, yung pag-aaral, kailangan huwag ipagwalang bahala. Kailangan ay palaging nakafocus sa pag-aaral at para lang sa ganoon ay kanilang ma-attain ang pagiging isang ganap at ikang ay matalino at kagalang-gala na opisyal ng barko. Hindi lamang sa material na bagay na susukat ang tagumpay ng isang tao, gaya ng kapatid natin na si Captain 20 at ng kanyang mga kasamahan. Hindi pa rin matatawaran ang kahalagahan ng pagtulong at pagdamay sa ating kapwa. Mabuhay ka, kapatid. Nandyan ang OWWA para umalalay sa kanila. Marami tayong mga programa, mga serbisyo na binibigay sa kanila. Isa pa
Isa sa mga importanteng ahensya ng ating gobyerno na may kinalaman sa OFW ay ang OWWA. Kaya magbabalik ang Heroes Helpline para sa isang pakikipanayam sa kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration. Paalala lamang po, maaari po kayong tumawag, mag-email o magpadala ng sulat sa amin para matugunan ang inyong mga suliranin. Natutuwa po ako at makakasama natin ngayon ng OWWA para sa unang pagtatanghal ng Buhay OFW at para sagutin ang mga concerns at iba pang katanungan na may kinalaman sa ating mga OFWs. Narito po ngayong gabi ang ating administrador ng OWWA, wala pong iba kundi ang ating kapatid na si Admin Carmelita Dimzon, o tawagin natin siyang Admin May. Good evening, Admin May. Good evening, kapatid Marisa. Yes. Siyempre ang OWWA, Admin May, di ba kayo ang nangangalaga sa karapatan ng mga OFWs at ng kanikanilang mga pamilya. Pwede bang malaman natin ano talaga ang inyong programa para sa kabuhayan ng mga OFWs natin na nasa abroad at mga pamilya nila dito sa Pilipinas? Ang OWWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, ay nangangalaga sa ating mga OFWs at ang kanilang pamilya bago pa umalis dito sa ating bansa, pagdating doon sa pinagtatrabahuhan at hanggang sa pagbabalik nila. Nandyan ang OWWA para umalalay sa kanila. Marami tayong mga programa, mga serbisyo na binibigay sa kanila, hindi lamang dito sa central office, kung hindi pati na rin sa buong bansa. Nandyan ang ating mga regional welfare offices, at meron din tayong mga 37 posts all over the world na nandiyan yung ating mga welfare officers at administrative staff na sila ang tumitingin naman sa kapakanan ng ang mga OFWs natin sa mga work sites abroad. Ito po ba mga OFWs natin nagtatrabaho sa abroad? Automatic ba miyembro sila basta nagtrabaho sila abroad at kanikanin ang mga pamilya? Ito po ba ay may mga seminar fee sila na dapat bayaran, at paano po sila magiging miyembro para makakuha ng benepisyo sa OWWA? Ang mga overseas workers na umaalis ng bansa na dumaan sa legal na proseso ay automatically nagiging miyembro ng OWWA. Kung sila ay dadaan sa backdoor na tinatawag at hindi sila dumaan sa tamang proseso, hindi sila nakakapag-miyembro sa OWWA. Kung hindi, siguro pagdating na lang nila sa worksite at nakakuha ng kontrata, maisipan nila ngayong mag-miyembro. Mm-hmm. Pero ang ating pinapayo nga sa kanila na kung sila ay magtatrabaho sa ibang bansa, kailangan meron silang hawak na kontrata na maayos, at yon ay ipoprocess ng POEA. At kung sila ay naaprubahan ng POEA, sila ay ginagawa nating miyembro sa OWWA. Ngayon, magkano bang binabayad nila? Napakaliit lang na halaga na ito ay $25 lamang, o yung equivalent nun sa Philippine peso. Alam naman natin ngayon na ang lakas ng ating piso, kaya yung halaga ng $25 ay mga 1,050 na lang pesos. At ito ay valid for 2 years, no? Sa kontrata nila na 2 years, at sila ay makaka-enjoy ng pribilehyo, ng benepisyo ng isang miyembro ng OWWA sa loob ng 2 taon na yon, at may grace period pang 2 months or 60 days. Meron tayong welfare and training para sa ating mga overseas Filipino workers abroad. Meron tayong mga services na ibinibigay sa kanila kagaya nitong social work services. Meron tayong mga insurances services. May placement services. Meron din tayong placement assistance, cultural services, at ang mga remittance services natin. Paano po ba natin ito ibinibigay sa mga kapatid nating OFW? Ang mga serbisyo ng OWWA, mga programa ng OWWA ay iba-iba, no? At ito ay, you can talk of a whole range of programs nga na ibinibigay natin. May mga social benefits tayo na ibinibigay. Wala tayong insurance na sinasabi, kung hindi ito ay mga benepisyo, like wag naman sanang mangyari, pero meron tayong death benefits at mga disability benefits na binibigay doon sa OFW o yung miyembro ng pamilya na siya yung survivor o dependent ng OFW. Meron tayong mga scholarship programs, meron tayong training programs na sinasabi, pipili ka anong gusto mo, kung gusto mong makatapos ng isang degree o gusto mong mag-aral ng a vocational or technical course, no? Pwedeng yung anak mo ang makikinabang dito sa scholarship grant, o pwedeng ikaw mismo ang makakapag-aral pa. Meron din tayong mga social networking din, mm-hmm, dun sa
mga regions or dito sa iba't ibang pinagtatrabahuan ng ating mga OFWs. Meron tayong yung repatriation na program natin. Mm-hmm. Malawakang programa ito na sa mga distressed workers, yung mga nangangailangan ng tulong dun sa worksite pa lamang, nandiyan yung ating mga welfare officers para tumulong sa kanila. At huwag nating kalimutan yung ating reintegration program, mm-hmm, na pag-ahanda sa mga OFWs na sa pagbalik nila galing sa trabaho sa abroad, nandito sila, meron silang mga hanap buhay o source of income na para sa kanilang pamilya rin. Meron po tayong programa na sinasabing PIDOS. Ito yung kailangan nating makuha bago daw umalis sila ng bansa. Paano ito makakatulong sa mga kababayan natin? Itong tinatawag nating PIDOS, mm-hmm, ay ito yung Pre-Departure Orientation Seminar na ibinibigay natin sa mga papaalis na mga OFWs para naman sila ay makapaghanda doon sa pupuntahan nilang bansa na kung saan sila magtatrabaho. Kaya ito ay information and education program ng OWWA na importante na ang OFW na paalis ay alam niya kung ano ang dadatnan niya doon sa bansang pupuntahan niya. Ano yung culture, ano yung gobyerno doon, ano yung pamamaraan ng pagtatrabaho doon, ano yung do's and don'ts, no, na dapat nilang malaman. At yung kontrata nila, dapat naintindihan nila yung kontrata nila. Yung code of discipline, importante na alam nila kung ano ang kanilang dapat na ano yung kanilang behavior doon, ano, pagkikipag-salamuha sa mga ibang tao doon, pag-a-adjust din sa mga kultura, sa environment nila. At meron din tayong tinuturo sa kanila on health and safety. Napakarami nating mga kababayang OFWs po na sinasabi nating undocumented. Hindi po natin malaman kung paano nangyaring nakalabas sila or nakapuslit sila sa ibang bansa nang hindi natin nalalaman, kaya wala silang papeles. Ngayon po, undocumented, so parang lumalabas illegal, gusto rin po nila maging miyembro ng OWWA. Ano po ang dapat nilang gawin para maka-avail sila ng benepisyo? Kung ang worker ay umalis ng bansa na hindi dumaan sa tamang proseso, mm-hmm, at hindi siya na-register sa POEA, mm-hmm, at hindi naging miyembro ng OWWA, maaari pa rin siyang maging miyembro kung siya ay nandoon na sa kanyang sa ibang bansa na pinagtatrabahuhan niya. Meron tayong facility doon, mm-hmm, nandoon yung ating welfare officers na tutulong sa iyo na maging miyembro ka. So it is membership on site. Pwede rin daw po ba silang makapag-loan at ito po ba ay pinapayagan natin sa OWWA? Malaki yung ating programa para sa reintegration, mm-hmm, ng ating mga OFWs, lalong-lalo na yung bumalik na dito at, mm-hmm, ayaw nang bumalik na magtrabaho pa sa ibang bansa. Mm-hmm. Nandiyan yung 2 billion reintegration program natin, mm-hmm, na nilunsad noong June 7. At ito ay para sa mga OWWA members or yung dati ng miyembro ng OWWA, mm-hmm, para makapagpundar ng negosyo. Nakakahiram sila ng halagang 300,000 pesos, yun ang pinakamaliit na pwede nilang hiramin, hanggang 2 million pesos bawat isa. Mm-hmm. At napakaliit ang interest nito, 7.5% lamang. At period to pay the amount ay hanggang 7 years. Kasi 5 years yan, tapos mayroon pa siyang 2 years na grace period. Kaya ito ay talagang ginawa nating easy and flexible yung terms para lalo tayong maka-encourage ng ating mga kababayan na mag-negosyo na lamang. At syempre, kailangan tawagan po natin ang mga OWWA hotline, mga telepono, mga website, mga email, kung saan pwede po kayong makakuha ng mga latest lahat po ng mga nangyayari sa OFWs nating mga kapatid sa buong mundo. Yes, at dadagdag lang natin na yung ating operation center sa OWWA ay 24/7. Ayan. Kaya ang mga tao dito sa OWWA ay hindi natutulog dahil ang operations nga natin ay international. Yung oras natin dito ay iba sa oras sa ibang bansa. Mm-hmm. Kaya kailangan parating mayroong nakaupo doon sa ating operation center para maghintay ng balita, ng mga updates,
at baka may mga emergency na kailangan tugunan kaagad, kaya nandiyan niya nakaupo 24/7. Wow. Maraming maraming pong salamat, kapatid May, sa oras na binibigay ninyo dito sa Buhay OFW, dahil ito po ang bagong programa natin na mamahalin ng ating mga OFWs, at syempre kayo po ay aming kapartner dito. Maraming salamat, kapatid Marisa, at hangad namin na sana ay maging matagumpay na matagumpay ang iyong programa at sana ay tatagal pa ng maraming taon. Maraming salamat, kapatid May. Nagsisimula pa lamang po tayo. Bibilang po tayo ng maraming taon. Basta may kwento ang mga OFWs, nandito po ang Buhay OFW. Kasama siyempre ang OWWA. Maraming pong salamat. Maraming thank salamat. Kami ay pumasok dito sa ganitong business para makatulong, hindi para makahirap. Thank you very much. Sa dinami-dami po ng mga recruitment agencies sa ating bansa, paano natin malalaman kung saan tayo pupunta para maiwasang maloko at makasigurado na maaayos ang trabahong ating daratnan pagdating sa ibang bansa? Yan po ang sasagutin natin dito sa Trabahong Abroad Sigurado. Ginhawang buhay at matatag na kinabukasan. Ito ang mga pangarap natin para sa ating mahal sa buhay. Kaya naman, marami sa ating mga kababayan ay ninanais makapagtrabaho sa ibang bansa. Magsisimula ang lahat ng ito sa pagpili ng tamang ahensya na makakatulong sa atin. Kami ay pumasok dito sa ganitong business para makatulong, hindi para makahirap. Kaya po, consistent with our policy na tulungan namin sila na bumuti ang kanilang buhay, kaya hindi mo namin sinisingil. Ang sinisingil namin ay yung foreign employer. Ang Manpower Resources of Asia ay tinatag noong taong 1978 at simula pa noon ay hindi na sila naningil ng placement fee. Yung po namang mga employers na professional and humanitarian, gusto yun. In fact, nung pong aking ini-espouse itong no placement fee, ang akala ng mga kasama ko, sira ulo ko. Dahil lahat daw po naman ay naniningil. Bakit daw hindi ako makigaya? Sabi ko, papasok ko ako dito sa negosyong ito to make a difference. And the difference is, I will not collect any money at all. Tutulungan ko sila. Basta qualified kayo, basta tumutugong kayo doon sa requirements ng aming foreign principal, wala kayong bagay. Bukod sa no placement fee policy ng Manpower Resources of Asia, ay marami pang ibang benepisyo at assistance ang natanggap mula sa kanila ng ating mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Kailangan nasa social security rin sila. Secondly, pag-ibig. Para over the years, pwede silang umutang sa pabahay at tutulungan natin. Thirdly, may scholarship program kami para sa ilan sa mga anak ng mga overseas Filipino worker. Meron kami mga principal na nag-i-sponsor ng pag-aaral. Pangapat po, ang tingin kasi po namin sa pamilya at saka sa aplikante, kliyente rin namin. Kaya dapat tratuhin namin ng mabuti. Hindi lang yung aming employer ang aming isasatisfy. Gusto namin yung mga nag-a-apply sa amin at yung nagtatrabaho na, masaya sila. At ang kanilang buhay uunlad. Nagtayo kami ng Loans and Savings Association na registered with the Central Bank na lahat sila membro doon. Meron silang capital. At makakahiram sila sa anumang for consumption, for education, for housing, for buying of computer na yun hong association na yun, sila rin ang stockholder. Sa loob na higit na 30 taon ay may 500 to 800 new workers ang napapadala sa ibang bansa ng Manpower Resources of Asia taon-taon. Bukod pa rito ay may 5,000 OFW na regular na pabalik-balik sa ibang bansa. Yung namang umuulit,
tumataas ang posisyon. Hindi ulit-ulit in the same. In fact, ini-encourage namin at pinadadala namin sa training. May training kami dito para tumaas. Kung halimbawa nag-umpisa lang yan as ordinary carpenter, na magiging foreman man lamang. Yun naman ho sa sea base, mag-uumpisa ng, let's say, third officer, magiging second officer. At yung aming employer, tinutulungan niya na magkaroon ng ganung kaalaman. Naniniwala si Mr. Cristobal na ang mga recruitment agencies ay may malaking responsibilidad sa ating mga OFW. Kung titingnan ho niyo yung batas, napakalaki ng responsibility ng recruitment agency. In fact, meron hong amendment ngayon dun sa Migrant Workers Act na mas lalong hinigpitan. Kaya po, ang recruitment agency ay yung tinatawag na jointly and solidarily liable as the foreign principal. Ano ang ibig sabihin nun? Pagka yung foreign principal hindi binayaran ng tamang sweldo o tinanggal sa trabaho na walang katuwiran, yung local agency liable. Liable din ang local agency magmula ng aalis ito hanggang makabalik. Kaya kung basta yung worker ay mawawala, hahanapin ang under the law, liable kami i-produce yan. Kaya ho, kumisan nyo ng problema na may mga Pilipino na tumatakas doon. Eh pagka kami nagpadala, responsibilidad namin na hanapin at sabihin ko saan andun yan. Makasiguro ugaliing sumangguni dito po sa POEA para sa listahan ng mga legal at rehistradong ahensya. At syempre, tumutok lamang dito sa Buhay OFW. Binabati ko nga pala yung asawa ko, si Jemel Develos, mga anak ko, si Chris Janon at saka si Nathan James, saka sa mga biyanan ko. Hello sa inyo. Binabati ko yung mga magulang ko sa amin sa probinsya sa Taganoebe Sia. Binabati ko po yung magulang, si Lorna Rante, nasa Makati, saka yung girlfriend ko, Maria Eloisa Obrino. Mwah! May, kumusta na ka mo diya sa Cagayan de Oro, saka sa Bohol. Ayon kay Theodore Roosevelt, far and away the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. Mga kapatid, sana po ay magustuhan ninyo ang unang pagtatanghal ng aming Buhay OFW. Para po sa inyong mga katanungan o suhestyon, mag-email lamang sa militantproductions@yahoo.com at tumawag sa mga numerong 986-9220 or 88-91172. Ito po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, ang inyong kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito po ang Buhay OFW.